Hi everyone, welcome to my channel. This time gusto kong magbigay ng komento regarding sa pagpapatupad ng ating gobyerno na pinapayagan ng mga riders na katulad ko na magangkas no ng aming mga mahal sa buhay, ang aming mga asawa or partners, provided no na maglagay daw kami no ng protective shield sa pagitan namin or at sa pagitan ng aming asawa, no? Okay na sana guys, no, yung magbigay kami, magpakita kami ng aming mga dokumento, ng ID or katunayan, no, na ang aming kaangkas ay ang aming asawa at isa, no, ang aming tirahan, isang address, no, ng aming bahay. So bakit kailangan pa, no, na maglagay kami ng barriers, no, sa pagitan noon ng aking asawa, okay? Ayon kay General Guillermo Eleazar, no, na binibigyan kami ng 115 days from now na mag-comply sa hiniling nilang requirements, no, na maglagay kami, no, ng protective shield, no, sa aming motorcycle. Alam niyo guys, para sa akin, hindi na siguro, hindi na dapat, no, na maglagay kami nito kasi yung kaangkas naman namin ay aming mga asawa at kasama namin sa loob ng bahay, kasama namin na matulog, kasama namin kumain pag kanina sa bahay. So bakit kailangan pa, di ba? So siguro pag-aralan pa nila yung ganitong panukala, no, bago nila ipapatupad, no, ang ayon naman kay Governor Arthur Yap, no, ng Bohol, na, no, na siyang nag-design, no, ng sistema ng protective barriers, no, na ito'y kasing taas, no, ng ulo ng riders at ng kanyang mahal sa buhay, no, na sabi nila ito raw ay nagkakahalaga, no, ng more than 1,000, no. So alam nyo, kaya kaming mga riders ay hanggang motorcycle lang ang aming na nakayanan, no. Wala kaming kakayanan, no, na bumili ng mga four wheels o mga iba-ibang sasakyan. So parang lumalabas kasi guys, no, na kami gagastos pa, no, ng more than sa aming mga expenses, no, na siguro hindi naman siguro. Kaya nga kami bumili ng motor para makatipid at iangkas namin yung aming mga asawa at hindi para gumastos pa noon ng malaki, no. Alam mo naman natin sa panahon ngayon, no, ang hirap ng buhay dahil sa pandemic. So kung sila talaga ay nagmumotor, no, alam nyo yung ganitong sistema, no, yung lagyan mo ng isang bagay, yung isang motor, guys. Ito'y problema, ito'y delikado, and ito'y sagabal, no, sa isang nagmumotor. Lalo na kapag ikaw ay tumatakbo sa highway at dadaanan ka ng isang malaking truck or mabilis na sasakyan, guys, no. Hindi nila alam yung ganitong sitwasyon, no, para kang liliparin, eh, para kang liliparin ng hangin kung ito'y ipapatupad nila. Para sa akin, no, total yung kaangkas naman namin ay legal, no, ng aming asawa at meron naman kaming ipapakita, no, na dokumento ng ID na isa yung bahay namin at legal naming asawa, okay? So in behalf of motorcycle riders, no, ako po ay nanawagan sa ating gobyerno na siguro sapat na yung pagpapakita namin ng aming mga dokumento, ng aming ID, na ang aming kaangkas ay ang aming mga mahal sa buhay at iisa, no, ang aming address, no, ng aming bahay. So siguro hindi na, no, hindi na kailangan, no, na maglagay pa kami ng barriers, no, sa pagitan ng aming asawa. And